So yun guys, so mahina po yung ikot niya, tsaka forward. Ayan, nahihirapan. So alam natin kung ano sira rito guys. So what's up guys, so welcome sa aking YouTube channel guys, AstroBay TV. So ngayon guys, nakagawa na tayo ng video. So unplug muna natin ito guys, kasi yung ano natin, yung pag-intro natin na ano, na nasasapawan ng ano, ng tunog ng washing. So ayun guys, so nagpapasalamat lang muna ako sa Pirer family guys. So nakapunta na ako sa ano, sa Padre Pio. Nagpapasalamat ako sa Pirer family. So ayun guys, so nabuna natin yung washing guys. So gumagana na siya. So nakita niyo naman kanina. So ayun, tara, samahan niyo ako. Repair natin to washing machine. Go! So yun guys, so napapansin natin sa likod, ito yung ano niya guys, yung, oh baka nakasaksak. So bago ang lahat guys, unplug nyo muna yung ano para hindi tayo makuryente. So lagay natin ang lights. So ayan, so napapansin natin dito guys, yung capacitor niya, may lubo na ng konti, ibig sabihin bumigay na. Pero ititester pa rin natin yan para makita nyo na sira na talaga yung capacitor niya. So yun guys, so bagong bago to. So kita mo yung gearbox niya bago, tapos yung motor niya bago. So karamihan sira nito mga ganito. Pag mga bago, ito capacitor. Yan. So ayun guys, so check muna natin yung capacitor. So ayun guys, so baklasin natin yung capacitor. So tingnan natin, mag-ano tayo, visual inspection. So ayan, so nakita natin guys, so binaklas natin yung capacitor, nakikita natin, visual inspection tayo, ayan. Dumubo, may lubo na siya guys. So try natin i-tester para malaman natin kung sira talaga yung capacitor. So gamit tayo ng tester guys. Hindi tayo makakabuo ng isang ano, kung wala tayong tester, importante ito sa mga manggagawa. So, lagay po natin sa UF. Yan, UF, microfarad. So, bago tayo mag-tester guys, kasi masisira po yung tester natin, gagawin natin, discharge po natin to. Yan. Kasi, stakan po kasi ng kuryente to. Kung hindi mo discharge, pagka tinester mo, masisira yung tester mo, sayang. So, ganun lang, discharge mo lang tong capacitor. So, ayan, naka-micro... Ano na tayo guys, naka UF to. Ang value nito guys sa microfarad niya ay 10 UF. 10 UF, so titester natin. Tingnan natin kung 10 UF pa rin yung lalabas sa kanyang capacitor. Ayan guys, so nakikita natin guys, ano na lang siya, 576 UF. So ang gagawin natin guys, papalitan natin ng capacitor. So bibili po tayo ng capacitor. Ayan, lubo na po siya guys, so yun. Kumbaga sa ano, bulky. Ayan. So, bibili tayo muna ng capacitor guys bago natin ikabit. So, yun guys. So, ito yung ano, yung lumang capacitor. So, ano natin, yung kanyang, ano kung talaga sira na talaga. Ano natin, papakita ko lang sa inyo. Nakalagay dapat dito 10 UF. So, tingnan natin guys kung 10 UF pa rin yung rating niya. So, 500 na lang siya guys. 575. Microfarad, so at saka meron siyang bulky. Ayan, nalubo siya guys, ayan, nakikita nyo. So bumili na lang kami ng ano, ng pang-replace. So itong binili namin pang-replace guys, ayan. So same value, 10 UF din, ayan. So ayan, 10 UF, nakikita nyo, 10 UF. Ayan, vlog yata, ayan, 10 UF. Dapat ito 10 UF din to eh. Dapat same value pag bibili kayo ng capacitor. So 10 UF, so lalagay natin yung ano, testing natin yung bagong binili nating capacitor, kung 10 UF talaga yung reading niya sa ano. Kasi minsan din, meron kasi minsan dito sa factory defect ng sira sa mga pabrika na galing. Iyo, check natin, ayan. Ano ko lang yung ano niya, ayan. So tingnan natin 10 UF. So ayan guys, 10 UF yung reading ng ano, capacitor na binili natin. So ayan guys, so good, tara kakabit na natin guys. Sa pagkabit naman ng capacitor guys, so magkakabit kayo ng capacitor. Ito, kahit okay lang to, kahit magbaliktad kayo ng kabit nito, kahit dito mo ilagay ito, pwedeng dito ng ganun. Okay lang 'yan kasi easy lang naman to, hindi naman to DC. Pag DC kasi mahirap pa, ano, walang hindi pwede magbaliktad yung supply. Pero pag ganito easy, okay lang, baliktaran yan. Pwede mo i-ganyan, pwede ganun. Kahit saan, kung ano saan kayo komportableng ilagay. So ilalagay ko lang muna guys, tapos ilalagay natin ito sa pinakakanya. So yun guys, ilalagay ko muna. So nakabit na natin yung capacitor, so nilagyan na natin siya ng cable tie. At saka kinabit ko na rin yung belt. Lagyan natin cable tie guys, kasi minsan pag naglalabay yung customer, siyempre binubuhat na ano, nagagalaw tong capacitor. Siyempre. Ginawa ko lang siya, kinable tie ko siya sa mismong wire niya para hindi siya, kaya naka-steady lang siya. Kasi ito kasi, fit kasi ito dito pag dito nakalagay. So yun guys, so tara, testing na natin kung good na yung ginawa natin. Kung bago lang kayo sa channel ko guys, subscribe AstroBay TV Repair Vlog. So ayan, testing na natin guys.
Ayan guys, so naka-plug na yung socket natin. So mabawal ay ano yung So ayan, so testing na natin. So ito yung timer. So ito yung ano niya. Pagka ano yan, selector, ano tawag niya kung gusto mong drain o gusto mo yung patakbay na ano. So tara, testing na natin guys. So sabi ni customer, okay na yun guys, okay na. So sabi ni customer, yung lumang capacitor doon niya dati, napipigilan niya ng kamay. Ito tayo natin pigilan ng kamay guys. Ayan, hindi na. So okay na. So maraming salamat guys sa panonood ng Astro Boy TV. Subscribe guys para ganun tayo mag-upload. Ingat po kayo. God bless.